Ang oras po natin, alas 9:05 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyon off the record. DZRH Executive Session, kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paulo Capino at Edwin Eusebio. DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Live na live po kami ngayon sa studio. Nagbabalik po inyong programang Executive Session. Siyempre, marami po kami tatalakayin dito. Mga issue, mga chismis, lahat na dito. Hanggang mamayang ikasabot kalahati. Huwag niyo po kaming bibitawan, ha? Hanggang mamaya pa po tayo. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Kasama po natin live na live sa studio. Walang iba. Secretary Boying Remulla, Paring Pao Capino, Congressman Jordan De La Cruz, at Paring Edwin Eusebio. Good morning, boys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ang morning natin, napakalamig, napakabasa ng umaga. Yeah, pero ano, ha? Malamig, tas biglang init, malamig. Ganun ba? Kasi, para si Edwin. Pero basa, basa ngayon. Basa ngayon, basa. Ngayon, basa. Oh, alam ni ano yun. Papasa ko rito. May kaunting patak na batak. Mabagsak. Mapatak. So, mamaya siguro mas mababa siya pa kasi medyo makulimlim. Dalawa na kayong masaya magbasa. Oh, kayong dalawa. Kayong dalawa lang ni Pao. Pisimula pa lang tayo. Basa. Umaga. Pero mag-iigad po tayo, no, yung mga kababayan po natin. Tsaka ano, tsaka madulas. Oh, madulas. Naku, kayong dalawa rin. Kayong dalawa rin yun. Sumusurin ni Pao yun. Bago. Ito nga, no? Cuddle weather nga. Cuddle weather. Ano nga, define mo nga sabi nyo kasi. Hindi nakakapinsala na masamang panahon. Ulan. Yung taong saktong weather lang. Pero ba't tinawag na cuddle? Siyempre, pag may partner ka. Ano ba yung cuddle? Akap. Akbay. Yapos? Yapos. Ano pa? Ikaw, Edwin. Ito si Edwin. Iba na diba? Yung ganyan lang ginagawa. Iba na yun. Iba na yun. Yung lambingan. Hindi na lang cuddle yun. Hindi na cuddle yung lambingan. Nagkasama na tukaan yun. Ha? Para ka ng ahas nun. Good morning! Good morning! Happy birthday kay Colonel Gino Ginolbay. At siyempre, kailang batiin natin ang big boss natin dito. Siyempre! Sa MPC, walang iba. Ang ating presidente, President June Victor. Boss! Happy birthday! Happy birthday! May punch-it down next Tuesday. Sabi ni Ato Malo. Boss, ito si Edwin. Gahanap pa ng punch-it, boss. Dagdagan mo na ng show, Pao. Pero ano, wishing you, boss, wishing you more years of good health and happiness and success, boss. Yes. Ha? Boss John Nigdao ng MBC. Ayan. Siyempre, kundi siyempre na si Boss John ang ating number one supporter dito sa ating programa. Presidente ng KBP. Pero may celebration ngayon, pero nagluluksa din ng bayan. Siyempre, magluluksa tayo. Nagluluksa kasi, boss, sayang yung kagabi, medyo... Panalo na! Pa. Ano ba nangyari? Hindi, si Chad. Talo tayo kagabi. 7 points. Kasi sa last 3 minutes... Nag-foul out. Hindi nag-foul out. Si Chut Reyes nanood imbis na nag-coach. Ay, grabe. Aroy. Grabe naman. Nanood siya. Maganda yung laro. Maganda. Maganda. Entertaining. Anong oras na tapos? Baka siguro mga... 10 something. 10 past 10. 10 past 10 na yun eh. Magaling ang Philippine team sana. Oo. Magaling. This is the best we've ever assembled. Oo. Magaling. Pero ang lamang eh 6 points lang. 6 points lang na. Tinanong mo, ang basketball, entertainment yan. Yeah. It's not sport, it's entertainment. At least sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kasi wala naman tayong pag-asa dyan talaga. Eh. Pero tayo, record breaker Pilipino. Na-overtake na tayo ng ibang bansa. Pero sa face it. Reality bite. Talagang malalakit yung mga, wala tayong magagawa. Pero dito sa laban na ito, dapat nanalo tayo doon.
Dahil? Last 3 minutes nanood nga yung coach. Yung nanood yung coach. Imbis na nag-coach nanood eh. Oh, yes! Isipin mo tatlong beses na ano, na 5 seconds, hindi nakapagpasok. Nakatulala yung coach. Pwede mo yun? Hindi siya nag-timeout? Hindi nag-timeout. Dapat ba ikaw ang coach ng Philippine team? Nag-enjoy pala. Mas maganda siguro ang showing. Nag-enjoy eh. Hindi, magaling kasi yung team. Magaling. Magaling, ano? Magaling. Isipin mo, nandun doon si Towns. Oh, si Towns, NBA. Carl Anthony NBA. Towns. Ito pa. May pulbo pa. May pulbo pa. Walang iba. Si Dr. JBR si to. Bati ka, boss. Morning, si Bulbos. Ako na puyat ka. Nanood ka ba? Nanood ako kagabi. Sayang. Sayang. Parang binigay nung referee. Napuno ba? Ha? Puno. Record breaking tayo. 38,000. For FIBA. Wow. 38,000. Biggest FIBA crowd ever assembled. Biggest to. Biggest. At saka sa Philippine Arena. Biggest yan. Ando ka ba sa Philippine Arena, Sen? Ando ka? Sayang eh. Kasi pagkakataon, sabi nga ni Coach Chot, kayang ano eh, may kaya eh. Kaya lang, more than almost four minutes, na-foul out na si Jordan Clarkson eh. Na-foul out at the same time nanood siya. Imbis na nag-cost nanood. Sayang, ano? Sayang. Magaling yung pero team. Pero ito na yung mga resulta, no, ng mga laban kahapon, first day. Ang Italy, siyempre, tinalo ang Angola. Ano kasi tambak. Kagrupo natin ng Italy ha. Oh, tambak siya. Tapos ang Dominican Republic tinalo ang Pilipinas sa Group D, Montenegro tinalo ang Mexico, Group D, Lithuania tinalo ang Egypt. Etong apat na to hindi yata dito ang laro eh sa dito, Pilipinas, dito, no? Dito. Sa Group E naman, Australia tinalo Finland, Germany tinalo Japan, Latvia Group H tinalo Lebanon at ito ang surprise ngayon. Ang Group H, Canada tinambakan ang France by 30 points. Sabihin mo yun. Hindi, magaling. Yung naglaro sa Canada. Magaling. Halos lahat iba sila. Iba na yung team ngayon ng Canada. Dami na NBA players eh. Parang sa halos lahat puro NBA lang, ito players. Ito nga nangyayari, St. JB. Ba't Canadian citizens ba yung mga yun? Alam mo, ang itsura ngayon ng FIBA at makikita, at inaamin naman ng mga na sumusubaybay na karamihan dito sa sumalaman sa FIBA, marami dito NBA players na. NBA or EuroLeague? Or EuroLeague. Oo, EuroLeague. Sa atin, puro PBA. Ah, hindi, ano tayo, meron din tayo. Pero sa NBA, Korea. Then yung Korea, Korean League, Korean League, pero Japanese League. Korean League and Japanese League. But ang Canada, for example, is marami dyan NBA na. Ano? So talagang, Shea Gilgeous Alexander. Nakikita natin, di ba, si JB, Sekboying, na yung mga teams na nananalo at umaabante sa FIBA, marami talaga. Nag-evolve na. NBA players na talaga ang ginagamit nila panlaban dito. Ha? Pero Canada, is a surprise winner kasi never pa ang Canada na nanalo na umabot ng sa sixth place sa FIBA. Never. Tama. Ngayon lang, tambak pa ang France. Ang France is always malakas. Malakas yan. Ang panahon ni Tony Parker, lumaban sila ng championship yata. Tambak, 30 points, boss. So, ibig sabihin, sinasabi nga ng mga basketball na mga observers dito, na mukhang nag-iiba na itsura ng basketball. Mga bansa, basketball ngayon sa mga bansa. At saka, mukhang at saka yung mga powerhouse. At saka yung France. Sino nanalo? Australia, Finland? Australia. Marami rin ha? Maraming NBA. Puro ng NBA doon. Napakarami rin na player sa NBA. Mukhang ang sikreto yata dito, si JB, kung Sekboying, kung Jonat, parang Pau, parang Edwin. Mukhang kailangan yata natin kumuha pa ng... Hindi, si Kai Soto, di ba NBA yun? Kai Soto. Hindi siya nakuha. Kaya, pero okay lang yan kasi meron po tayong laban. Huwag tayo mawalan ng ano, puso, di ba? Kamusta ang laro ni Kai Soto? Performance. Hindi siya masyado. Kasi masyado malaki si Carl Anthony Towns. Tsaka mabilis. So kailangan malaki din yung ano. Tsaka mabilis. Si Junmar magaling. Si Edu magaling. Yung Edu. Clarkson kumamada. Yung Edu magaling. Pero ang problema nga doon, kagaya niyan, binabad niya si Ramos. Hindi niya binapasok si ano, si CJ Perez. Ayun. Hindi nagamit. Hindi nagamit. Pero mainit kasi maganda rin naman laro ni Dwight Ramos kagabi rin. No. Pero pagod yun siya, no? Almost 40 minutes. Naglalaro, no? Nagbabad. Pero magaling talaga yung bata. Ang problema natin, tingin ko wala tayong ball handler. Yung pure point guard, yun ang kulang. Wala ba tayo? Wala yung Jason Castro.
na wala si Eli Tenorio. Sino ginamit nilang ball handler? Scotty Thompson tsaka si Juan Ramos. Ravena. Ako si Ravena. Eh, hindi naman mga pure point guard yun. Hindi, puro tira yun, di ba? Tira ng tira. Oh. Kaya nga si Dwight Ramos napilitan na hindi naman yan point guard. Batulan ng bato yun. So yun ang kulang natin. May pumasok bang tira si Ravena? May isa naman. Meron. Top 20. Pero doon natin na miss, ano? Hoy, tinis na yun, ha? Hindi, hindi ako natutuwa kasi Buhakaw. Nandito po. Natutuwa sa Buhakaw. Alam nyo, sa lahat ng bagay, ha? Para sa... Sa lahat ng bagay. Hindi lang sa basketball. Oo, oo. Para sa hindi yung nakakalab kasi ito si Sick Boy nung kabataan ho nito. Ito, ito kilabot ho ito dun sa Inter Village. Sa Inter Village. Wala hong nakalaban ito na lumabas na buo yung katawan eh. Sabi ka, hindi na iba na basketball ngayon. Ah, iba na ngayon. Iba na. Ano na, hindi na physical ngayon. Nung panahon na natin. Nung araw, ang example natin si Jaworski. Oo. No blood, no foul. Nung araw, di ba? Nung panahon ni Jaworski. Pero ngayon, iba na, no? Iba na. Puro buko lang abuti mo nung araw. At saka iba. Ito iba Tagano, ano? Diba? Oh. Talagang tagay. Pero ito, Balian, daliri mo ito talaga. Lang ang tanong ko sa inyo, no? Yung mga talaga magagaling sa basketball. Big Boy Reynoso, ano yan? Bad John. Hindi ba naiiba yung laro sa FIBA as against yung professional league? May difference ng sa laro, di ba? Malayo. Sa rules iba. Din, magkaiba rin, di ba? Malayo, malayo. Diba? Tsaka iba yung ano, yung nag-i-evolve talaga na yung Euro League, eh. Yung talagang ball movement. Oh. Eh, dati talaga, pag sinabi mong USA team, wala na, sila na mag-champion. Pero because of the, nag-evolve yung game, iba na yung European League, yung ikot ang bola. Very scientific. Mabibilis. Iba na ngayon. Parang yun na yung nagdo-dominate ngayon. Kaya ngayon, ang... NBA ngayon, yung mga US team, yun ngayon ang nag-a-adapt, nag-inagaya yung ganung style. Ball mo, movement. For the FIBA, at least for the FIBA tournament. Kaya kita mo, Skissy Towns, hindi masyadong ano na yun, kalabaw na yun. Oh. Kalabaw, hindi siya makabalat. Hindi siya baka masyadong hindi, maka... Ilang ginawa niya? Malaki rin. Mara 22 siguro. Magaling. Si Jordan Clarkson, 28. Wow. Pero in fairness, sayang. Magaling yun. Sayang, kung nandun si Jordan, tingin ko, may laban tayo nung... Sa dulo. Last na, foul out. Oh, na-foul. Ang haba pa ng oras. 3 minutes yung, pa, dami pa nun. Yun yung deal breaker nung na-foul out na si Jordan. Tapos wala tayong kapalit. Yun ang problema. Walang kapalit tayo, no? Kasi isa lang naman yung... Ilan ba NBA player natin dyan sa... Salang. Salang naman, ano? Salang. Kaya medyo... Kailangan pa natin more NBA players. Para makalaban tayo. Kasi talaga, pero passion talaga ng Pilipino ang basketball. Ay, nako, talaga. Talaga. Maski ano? Na anong ay, pa, anong gawin mo. Pero may pag-asa tayo sa ibang sport, ha? Meron. Kasi, for example, sa, ano, football. Sa football. Sa softball. Softball. World champion. Magagaling yung ano natin, eh. Ang mga Pilipino sa ibang sport din, kailangan din natin siguro pagtuunan ng pansin. Lalo dapat. Sa football, ano? Football. Kasi sa football, kamukha ng ating mga lady ano players, ano? Magagaling sila. Nanalo for the first time, ano? Nang game sa... Nakagol tayo. Oo, di ba? Tapos softball, yung mga ladies din yun. Pero yung mga player natin sa football, puro Filipino international, sir. International. Yes. Pero okay lang, ano? Kasi hindi, okay naman, eh. Ang punto naman dun is at least, kita natin, kaya natin gawin. Marami dyan kasi yun, lumapit sa DOJ para maayos ang papeles nila. Yes. At talaga naman, mayroon roots si naman talaga ng pagka-Pilipino, di ba? Mayroon talaga. May roots na. May legal basis talaga sa citizenship. Volleyball din, on the rise. Ako nakikita ko yan ang parang next PBA. Ang problema kasi sa basketball at saka volleyball, Pao, na ikaw mahilig ka manood ng volleyball. Sa babae lang. Hindi naman yung game ang pinanood mo. Pero ang volleyball kasi... Hindi, pero alam mo ba ngayon, ang sweldo ng, ano, ng female volleyball, PVL, pareho na ng PBA. Ganun, ha? Minsan mas mataas pa yung... Matataas sila. Lakas ng demand. Sumasabay na. Kasi mas marami silang crowd. Tsaka yung ganun. Mas marami nang nanonood ngayon ng volleyball as a spectator sport kesa sa PBA. But only for women's volleyball. Women's volleyball. Pero yung... Kamukha nila pa. Yung mga lalaki nilalangaw pa. Bumibili ng season. Noong naglaro yung League of Nations, kahit yung mga lalaki, naka 20,000 yung crowd dyan. Talaga. Ibang level naman kasi. May fan base ng volleyball ngayon na kakaiba. Ang volleyball ngayon, nagkaroon na ng fan base. Tama. Then, natuwa ko niya kasi nagsimula yan, yung bagay sa naman arena namin. Shakey's V-League. Ayun. Doon nagsimula yung popularity niya. Nung una kasi, yung beauty na. Pero, ang sarap kasi panoorin ng female volleyball. Hindi dahil maganda sila. Matagal eh. Maganda yung graceful. Meron ng ASEAN team. Laban sa World Championships, pwede naman top 5. Yes. Thailand. Magka top 5 ng Thailand, possible. Magaling na yung kanilang team, ano? Tinalo na nila yata ang Japan, eh. Tinalo na nila yung...
halos talunin na nila yung US eh. Oo. Ang galing ng silent team. No? Check boy, sobrang sikat ng mga volleyball players ngayon. Ha? Parang PBA players na rin. Oo. Actually, mas kilala pa sila. Mas kilala pa sila. Isa sa iba PBA players. Naalala ko yung 90s na nung kasagsagan ng PBA. Yung crowd, yung mga may nag-aaway pa sa labas noon. Ngayon, yung mga ganun, may mga parang kulto-kulto na yung mga teams tsaka mga athletes na pag fan base, talagang fan base ka. Yung PBL. Yung PBL ng ano, ladies. Tsaka yung mga teams, yung may teams, may sarili-sarili na silang fanbase. Kaya, maganda. Ikaw lagi kang season pass ang binibili mo lagi. Kaya yung mga superstars niya. Doon na siya nakatira sa sa venue. Nakabang na lang siya doon sa labas. Sa may locker room. Meron siya, meron siya secret place doon. May specific siyang team. Team. May specific. Meron very specific. Halatang halata. And specific player siguro. Specific player. Specific team. Tsaka ano yung mga superstars. Handa na yung balde noon. Handa na yung balde. Pero yung mga superstars sila, I think mas sikat pa sa volleyball, sa PBA nga. Sila Rachel Andaki, sila Anissa Valdez. Grabe ang hatak ng mga ito. Kasi bukod sa magagaling talaga, magaganda pa. Maganda. Bonus na. Pero kasi sabi ko nga, yung volleyball na female, ang sarap panoorin yung sagutan matagal. Kasi sa baba, sa lalaki, seven volley lang. Seven volley. Tapos kagad. Ito ang ganda ng sagutan. Sa PBA kasi isang team lang naman talagang popular. Yun lang. Yung Hinebra lang. Ayun. Kaya gusto mo volleyball ka na ngayon? Hindi naman. Hindi kasi medyo nawala rin kasi yung legitimacy nung sport nung pumasok. Ako, opinion ko lang naman to, nung pumasok si Senator Manny Pacquiao noon eh. Kasi parang nakita ng mga tao, ay okay, parang mas maraming deserving. Pero dahil siya yung may power. So, sinasabi mo nga, volleyball, yung sport na professional ball. Nung nag-PBA siya noon. So, maraming na off noon. Maraming na off. Naglaro siya. Naglaro siya. Naglaro siya. Kaya Motors. Kaya ganun. Kaya ganun eh. Parang hindi na nasustain yung fans. Parang okay. Parang nag-iba yung tingin ng mga tao. Kaya nga ibahin na natin. Siguro ibang sport naman ano at ating tulungan. Pati yung mga individuals. Magagaling sila. EJ Ubiena. Boxing. Boxing tayo may pag-asa. Si Yulo. Boxing. Kaya naman kasi timbang yan eh. Weight divisions yan. May pag-asa tayo. Sana magkaroon pa tayo ng isa pang Manny Pacquiao. Di ba? Nung palarong pambansa. Sino ba? May dalawa tayo? May dalawa magagaling. Yung Casimero at saka isa pa. Ah, ganun ha? Yung boxing? Boxing. Baka pwede, no? Nung palarong pambansa, if I'm not mistaken, kapatid o kamag-anak ni Yulo, talagang nag-stand out nung palarong pambansa. Hindi, yung sa athletics. Athletics. Kaya yun ang future. Boxing pa rin tayo, pero I think it will take another probably 50 years to have another or even 100 years to have another Manny Pacquiao. Mahirapan na tayo magkaroon ng ganun ulit. Well, meron siguro kung may makita tayong talent, ma-develop natin. No? Ang sinasabi lang po namin dito sa programa, meron pa rin tayong ibang sports na dapat din siguro. Mas swerte si Pacquiao pumasok siya. No, may mga paliga ng boxing, maraming paliga. Ngayon kasi parang konti lang ngayon. At nakuha siya. Nakita siya. Nakita siya. Batak siya. Parang nalito po yan yun. Nawala kasi halimbawa si na Tito Mel Lopez. Mel Lopez. Tsaka si Lito Chelsea, 'di ba nag-sponsor din si Lito Chelsea dati? Kailangan talaga yung ano yung liga, yung mga competition, doon talaga mahasa. Kaya tama si Boy, doon. Mahasa si ano ron, Manny Pacquiao. Ang meron ngayong paliga pagdating sa boxing, Cebu. Cebu based. Cebu. Cebu, tsaka sa Negros, meron din sa Negros. Sila. Bago City. Bago. Bago City. Yan mga yan. So siguro dito din papasok sa JB. Kagandi Oro, meron din. Yung ala doon. Meron, ala. Sa JB, si Boying, Kong Jonat, dito papasok siguro din yung ating suporta ng private sector. Sports. Sports, ano? Pwede silang sumuporta sa mga sports. Malaking tulong kasi yung private sector, pag private sector and ng tumulong, ano? Ang kagalingan din sa public schools. Ngayon, sina BP. Ulit nila. Binubuhay nila ulit. Yung palarong pambansa. Palarong pambansa. Kasi dati yung nawala. Hindi naman sa totoo lang, nakita ko yung palarong pambansa. Yung mga teachers minsan hindi magandang attitude sa palaro. Ganun? May mga people in the education department who are not ayaw. Very, very... Hindi, ano eh. Parang... Opposed? Parang hanap buhay yata yun. Isa rin yun. Isang naging problema yun. Balulong pambansa. Sakit ba? Kasi alam mo, pag governor ka, meron kang special education fund. Makikita mo yung paggastos niyan. Talagang kulang na kulang ang tutelage talaga. Na talagang para
gamitin talaga para sa tama, to sa develop tama, special talents. So, kailangan naka-focus yung ano, yung fund, yung funding para diyan. Oh, oh. Dahil yung fund na yon ay ko talagang gagamitin sa ayos, talagang ma-develop talaga. Dapat tulong, kasi negosyo sa uniforme. Oh, negosyo yun. Sa travel arrangements, equipment, negosyo. Para rin yan yun. Basta nakakasakit ang loob. Para rin yan nangyayari sa national. Isa yan sa mga problema ng DepEd na dapat pati yung sa national sports association. Yung, ano, yung sports talaga, di ba? Oh. Eh, dati, di ba, DEX yan. Education, culture, and sports. Oh. Eh, parang, ano eh, nawala. Parang nabawasan na yung sports. Nawala na yung sports. Hindi, tsaka ano. Hindi, tsaka ano, puro basketball court na pinapagawa. Hindi tayo nagpapagawa ng ibang facilities. Para sa ibang sports. Eh, yung basketball court, wala naman mangyayari sa atin dyan. Pero yung basketball court, di ba pwede gamitin yung volleyball dito? Tayo siguro pinakamaraming basketball court sa buong mundo eh. Ang dami. Talo na. Bawat sulo. Tayo ang may pinakamaraming basketball half court. Mas marami pa tayo. Half court kasi. Hindi, mas marami pa tayong basketball court kasi sa Amerika, tingin ko eh. Pero hindi tayo, wala tayong pag-asa manalo dyan. Hindi, ano kasi yan eh, multi-purpose. 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 Yan ang keyword. Multi-purpose. Yan. Ano yan, disaster. Wait, yan. Post-harvest facility. Yan. Saka ginagamit na ano, ginagamit na para sa ano, para sa ibang klase. Pero ako, congressional initiative. Aside dun sa mga traditional sports, sana magkaroon din ng mga esports programs. Kasi doon talaga. Oh, may tinutulungan ako sa esports. Nadodominate natin yan Southeast Asia, Asia, tsaka ibang mga global competitions. Yes. Yes. It takes repetition, muscle memory, yung daliri. Pabilisan ng daliri. Pabilisan ng daliri. Tama ba? Pagkaintindi ko ng sport. Eye-hand coordination. Hindi, pero pagkaintindi ko ng sport, di ba? Physical fitness, buong yes. Katawan eh. Oh. Yun na nga yun. Eh pag yung magumagalaw lang yung tinabi. Ano to, matitibay sa upuan to, magdamag na upo. Kaya mo ba yun? Mabilis ang daliri. Kaya mo ba yun? Kaya mabilis ang daliri. Kaya. Yung daliri mo, pwedeng gamitin ka. Yung daliri mo. Mabilis. Tingin mo special yung daliri mo. Hindi lang natin i-represent. Hindi lang daliri. Pwede pang cheat yung daliri na pang cheat kasi mabilis. Hindi lang daliri. Mata. 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 Mabilis ang mata tsaka daliri. Hindi, pero pag hindi ginagamit yan pa, yung dila. Hindi. Daliri lang. Mayroong sobrang sarap na sarap. Oh. Ay, ano yun? Hindi, kasi pag, hindi ba din totoo, yung sport talaga, ang konsepto nung... Pinapawisan. Diba, papawisan ka. Ay, pinapawisan din yan! At saka, buong katawan mo, gumagalaw, ay, diba? Yan, e-sports... Paano bongga, naging... Buong katawan... Na, no offense meant, ha? Buong katawan, gumagalaw, baka lang sinasabi ko lang. Kung yan, ang, kung yan standard mo, buong katawan, gumagalaw yon. Pinapawisan. Pinapawisan din sa e-sport. Bata. Coordination. Coordination. Eye-hand. Pero ano yung gumagalaw? Finger. Pinapawisan din sa ano. It's a fingering sport. Finger sport. Paano mangyayari? Paano mangyayari na e-sport yun? Sige, kayo nga magpaliwanag pa. Paano mangyayari e-sport yun? Sipaw. Paano magpaliwanag mo? Paano nangyayari? Pag daliri mo lang gumagalaw, paano naging e-sport? Hindi lang naman daliri. Hindi. Baka kasi, kailangan lang natin clarify. Hindi lahat ng... Bago tayo mag-break, paliwanag mo. Hindi lahat ng e-sports naka-console o naka-PC. Meron din yung mga driving games. Meron din yung mga simulation sports. At saka aside dun sa physical, which ay yung mga totoong professional sports, may mga coach yan, tsaka may mga manager na, ito dapat oras ng tulog mo, ito lang, para hindi ka rin masyado sa pagkain, may certain diet din yun. Tsaka ang important kasi, kahit naman physical sports, yung pag-iisip, kung paano mo i-manage sa isip mo, yung strategies, para matalo mo rin yung kalaban. So, pag sinasabi mo siya, ang esports is parang masasaya, parang chess din. Parang gano'n, yes. Na iba lang ang ginagamit mo. Which, chess. Sa chess, yan ang isa sa mga pinaka-popular sports ngayon, ha? Globally, lalo na sa internet. Pero yung conditioning na kasi ang mahalaga, condition pa rin ang katawan ng mga esports athletes. Yes. Parang chess yan, no? Ganun, ha? Iba din, kasi... Yung galaw ng kalaban. Kailangan. Ayaw mo kang bumaya ka. Hindi, mabibig ko siya. Nagpapatuhu lang ako. Ibang klaseng sport. Kasi hindi niya akalain na may ibang use yung fingers niya. Hindi kasi pang sport. Kailangan muna tayo mag-break. Hindi kasi pang sport na ginagawa mo. Mag-break muna tayo. Masasang mga pala itong usapan. Ang oras po natin, alas 9:30 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Nagbabalik po live na live ang inyong programang Executive Session
Pag po kayong bibitiw, ha, hanggang mamaya kasamput kalahati po kami ng umaga. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, live na live po sa studio. Andito po, walang iba. Secretary Boeing Rimulya, Senator J.B. Ercito, Congressman Jotan de la Cruz, paring Pau Capino, paring Edwin Eusebio, at ako po, Attorney Dodo Dulay. Good morning, boys! Good morning. Good morning. Si paring Ed ay naghihintay. Nag-aano? Kasi umuulan, umiinit. Hindi naman malalaman kung saan siya lulutang. Hindi naman malalaman kung anong alulutang yun siya. Hindi, anong alulutang gagawin niya? Hindi, bahay na. Bahay na. Bahang bigat, ano? Ito muna, good morning. Hindi, magbati, ano muna tayo? Makiramay muna tayo. Yes, okay. Ano, dahil last week, siyempre nagulat tayong lahat dahil ng ating kaibigan. Walang iba kundi si Secretary Toots Oble. Bigla-bigla, no? Nakatanggap tayo ng balita na pumanaw na. So sa pamilya, ano, magkasunod to, ha? Tatlo. Within one month. Tatlo. Magkasunod, no? Yung dalawang kapatid niya, tsaka siya. Si Toti, dating mayor ng Hagonoy. At saka si June. June. Talagang ano, kaya po dito sa executive session nakikirami po kami sa pamilyang Oble. Okay. Lalong-lalo na dito sa mga naiwan ni Secretary Toots Oble ng si Department of Migrant Workers. Isa sa mga talagang hinahanga ang cabinet secretary. Sabi nga namin nung first ano siya, nung first secretary siya ng Department of Migrant Workers, wala nang iba pang ano na bagay doon sa bagong departamento kundi siya dahil talagang passionate siya dyan at talagang iba yung talagang at for the longest time si Sec Toots has been in that sector. Yes. Ano? Oh. Kaya ako nagulat ako kay Toots eh, kasi I know of her history sa cancer dahil matagal ko na siyang kasama sa Nationalista Party when I was still with the NP. At matagal na yan. NP ba? Si Sec Toots? Oo, oh, NP yan si Sec Toots. Tumakbo ng senator. Tumakbo. Anyway, itong 3 months ago, nung nagkakagulo sa Sudan, dito sa Africa, di ba? Nagkakagulo sa Khartoum ba yan? Khartoum. Maraming Pilipino na stuck dyan, mahigit 700. And napakahirap puntahan ng Sudan kasi failure of government na eh. Failure na lahat eh. So nagkakagulo talaga. Si Secretary Toots went all the way from Egypt to Khartoum and took a 16-hour road trip, 17-hour road trip. Given her condition. Given her condition. Talagang inisikaso niya yung mga Pilipino. Oh. Ano yun? Talagang selfless talaga siya. Iba-iba. And nakikita ko yung pagod niya pero hindi siya nagre-reklamo. I could see how tired she was. But you can ask her factually, gano'ng katagal kayo lumakad, ilang Pilipino sumama. May mga Pilipino pang ayaw sumama. Tapos ang hirap niya, gusto nila, mag-iintay pa sila hanggang malala na susunduin sila ulit. Ganon. Ganon na, hindi, isa yan sa kultura natin. Eh. Yan, ganyan nangyayari. Hindi, ang kultura ng Pilipinas kasi talaga, we care about our kababayans who get into trouble. Di ba? Nagkakawanggawa tayo, tsaka gusto natin silang tulungan. Pero minsan, nami-misunderstand ang gusto ng gobyernong gawin. At madalas mangyari yan. Madalas. Ngayon, dito sa ano, dito sa... Diba, in relation to Secretary Toots, yung mga umaalis ng mga Pilipino trafficking, sa airport, meron tayong effort na awati lang trafficking. Ang trafficking po kasi, ang iniiwasan natin, modern day slavery. Kasi marami hong Pilipinong nakakawawa dahil sa trafficking. Saan sila nagpupunta? Sa Myanmar? Saan ba yung mga nakakaabang mga Pilipino? Cambodia. Sa ano yung yan? Ginagawa po silang alila na para silang mga slaves talaga, di ba? Mga alilang walang ano, walang kalayaan. Yun po iniiwas natin. Kaya ang mga dokumento hinahanap. Yan, isa yan na minsan nagagalit nga ang Pilipino, pero yun ang kultura natin eh. Pwede ba natin wag na lang tayong makialam at bayaan natin lahat umalis? Sino tutulong sa kanila pagkatapos? Ang tutulong sa kanila at the end of the day, tayo pa rin. Tayo pa rin. Kaya iniiwas na natin sana, di ba? Ang ano lang, kaya bigyan ng impormasyon at saka education ng mga tao natin. Para naintindihan nila, pag pumunta kayo sa ganitong, kompleto sila. They are armed, properly informed. Tayo lang kasi, ang merong immigration bureau, kapalabas, o department, na may ibang trabaho ang immigration people, bukod sa pag, ano ng passengers para sa safety. Ang ibang bansa, border control and safety lang. Sa atin kasi, pati anti-trafficking na iaatas natin, yung palabas. Hindi, yung ibang bansa, papasok. Papasok, oo. Ito dito sa atin, palabas at papasok. Sa atin, palabas at papasok. Sa palabas, anti-trafficking. Diba? Tapos papasok, border control yan. Ang problema naman dyan,
siyempre, bibigyan mo ng poder at malakas ang poder talaga ng immigration. Mm. Ang problema mo, may kasabihan, di ba? Give a person power. If you want to know a person's power. Character, give him power. Eh, kaso, dyan tayo nag-fail minsan. Meron talagang hindi kaya mag-wield ng power ng Diyos. Hindi nila kaya magdala. Yun. Eh, ang laki natin magdala. Bansa eh. Kung magkala tayo immigration officer, kanino natin pagkakatiwala yan? Yan ang rason kung bakit kinakailangan magkaroon ng mga standard. Standard, tsaka dapat merong ano, yung mga hotline naman natin bukas, di ba? Mm-hmm. Pagka mayroong abusong nangyari, may hotline po ang Bureau of Immigration, may hotline po ang DOJ, at meron kami mga email address na pwede yung i-report sa amin. Siguro, at basahin natin. Bigyan namin next time, ano? Basahin natin yung mga hotline. Ang importante nga kasi, I think, as always, an informed citizenry is a good citizen. So kailangan palubugin yung at saka educated. Okay. Alam niya ito ang mangyayari sa atin. Ito yung mga requirements mo. Pag lumabas ka, ganito mangyayari sa iyo, etc. etc. Ito yung mga danger areas kung sakasakali. Pag ganito red flag ka na, yung ganung klase. At least alam nila na ito pala yan. And then katulong-tulong din sa mga lalo na sa local governments at saka sa ibang agencies. Kasi kung minsan nagkakamali. Halimbawa, pumapayag yung mga ibang agencies na magbigay ng kung ano-anong dokumento, mali pala. Eh di ba kakaproblema siya? Magkakaproblema yun. Pero ano yan, itong trafficking kasi ngayon, ang kadalasan dyan na nakikita talaga natin may problema, mga first-time traveler. Okay. Kaya ang initingnan namin ang chances of being accosted, probably 2 to 3% may chance na pwede kang tanungin ng immigration. Pag first time traveler. Unang beses mo lang bumiyahe sa ibang bansa. Okay. Pero yan, ang requirement naman dyan, kung turista ka talaga, return ticket. Hotel, ano mo, yung accommodation mo, return ticket. Tapos kung meron kang pupuntahan na lugar kung saan meron ka sponsor, yung affidavit of support, only for fourth degree of consanguinity. Third and fourth degree of consanguinity. Yung ano, yung... Pag hindi mo... Pag ang tatay mo ang nagpapakuha sa'yo, o ikaw ang kumukuha sa magulang mo, o sa anak mo, wala hong requirement yan na affidavit of support. Basta ipakita lang po yung proof of affiliation tsaka yung invitation. Okay. Diba? Pero basta ang problema mo rito talaga, marami talaga tayo sa kultura natin. Pag lalo na yung mga tiya-tiya natin, mga kamag-anak natin, marami kasi talaga nag-aambisyon na magtrabaho sa ibang bansa. Ang nakikipagsapalaran. Magtuturista, sabay may sasalo. Yung po yung problema, pagka wala hong kontrata kasi, wala hong basehan ng gobyerno na tumulong sa tao. Tapos, marami po talaga nag-TNT. Naging undocumented. Nagkaroon ng problema, bibigat ang problema ng embahada natin sa ibang bansa. Kaya iniiwas talaga natin. Mabigat. Pero ang importante rin, kagaya niyan, may mga, alam na natin, may mga sindikato eh. Dapat iyariin natin. Human trafficking talaga, meron talaga. Iyariin natin yung mga naninindikato. Sino-sino yung mga naninindikato? Either, yung mga yan ay travel agency. Recruitment. Alamin na natin yan kasi meron naman silang pattern eh. Yung mga nagpapadala, alimbawa sa Thailand, papunta Myanmar. Sino-sino itong mga ito? Saan ngayon, ang mga point of entry ngayon, Singapore na, tsaka Thailand. Yung mga ganon. Bangkok na, tsaka Singapore. Kasi doon nag-jump up. Kasi from Singapore, tawid ka, Malaysia na, di ba? Kasi malalaman naman natin yun. Ka Indonesia. Sino nagpadala? May pattern din yan eh. Siguro mapag-aralan din yun. Sino nagpadala nito? Kailan na pinadala? Saan nang gagaling itong mga tao na ito? Na lugar? Alam mo yun? Sino nag-recruit? Alam mo yun eh. So parang sinasabi mo, bukod dito sa inilabas na guidelines ng IACA, maganda rin na titigan din nila yung ano? Yung source. Yung sources. Saan nang gagaling itong aside mga... Aside from the information na binibigay, yung sources. Kasi talaga mayroon eh. Travel agency. Itong travel agency, every so open, nai-involve ito sa traffic. Ilan bang Pilipino ayon na nagtatrabaho sa abroad? Sa ating OFW members? Kami noon, naalala ko, meron tayong estimated migrant population na 10 million abroad. Sa bulan ba? Para mahigit. Sabi, Pero yung 10 million na yon, it includes also yung mga permanent residents, etc. and everything. Ito kasi ang hirap sa mga pagkuha ng exact figure ng Pilipino abroad. Ang Pilipino kasi, kapag umalis ka ng Pilipinas, wala ka naman obligasyon na magpatala sa embahada o konsulado na kung nasaan ka. Wala eh. So hindi natin talaga malalaman. Sa karanasan ko, nung nandun ako sa labor sector,
malalaman mo lang ang Pilipino kung nasan kapag nagka-problema. Doon lang magpaparamdam yan. Pag nagka-problema, tatakbo yan. Okay. Mm. So, yung exact number, hinihingi yan lagi ng ating estimate, legislator. Hindi tayo makapagbibigay ng exact estimate figure. Kasi walang obligasyon ang Pilipino na lumalabas ng bansa na magpatala kung sila ay OFW. Ngayon, alam din naman ito ng natin to mga kapatid ano na marami doon sa mga umaalis na sumusubok ano ito ay mga ano to eh, mga willing mag-risk willing mag-risk para makapagtrabaho sa abroad. Tama. So ito naman yung ating binabantayan. Alam mo may ugat kasi to eh. Tanong mo sa mga Pilipino, bakit sila tumutuloy at kumukuha ng trabaho na hindi dumadaan sa proseso? Tanong mo sa mga ordinaryo. Pagsapal lang rin talaga. Bakit? Eh, tanong mo, bakit sila dumediretso? Kasi sumusubok. Ang ating proseso po, sistema natin, talagang dapat dumaan po kayo sa gobyerno. Ano, kukuha po kayo ng, meron po kayong agency, kukuha po kayo ng OEC, may kontrata po kayo, aprobahan po. May documentation. Mga documentation. Ang tanong, bakit? May iwas alagay. Kontrabaho. Hindi. Ang number one na rason, pag tinanong mo ang OFW, boss, ang mahal eh. Ang mahal ng recruitment fee. Umaabot, depende sa trabaho mo, mula 100,000, pinakamababa yun. Totoo rin, totoo yun. O, hanggang kalahating milyon. O, ang kalahating milyon, saan yung kalahating milyon? Gusto mong magtrabaho, for example, sa Israel. Bilang caregiver, aba, boss, bayad mo kalating milyon. Mga UK, Poland. Oh, kalating milyon. Agency. Kaya nga nagtayo na nga, ginawa namin yun, nung nandun pa ako nun, ako nagkasama dun, na kami naggawa ng agreement, government to government na. Mas maganda yun. Para wala na nga singilan. Wala na yung middleman. Wala na. Wala na middleman. Yun ang number one kung bakit ang Pilipino sumusubok umalis. Gusto magtrabaho, pero ang laki naman ng gastos para makapagtrabaho. But at the same time, yung mga ibang governments kasi, they also register yung mga recruitment agencies nila. Meron din silang ganun eh. Meron din. So, it takes some time before we can work out something na maayos. Government to government, okay yun. Mas maganda government to government. At the same time, ma-work out natin yung ating mga recruitment and travel agencies. Travel agencies, they also... Hindi sila dapat kasama sa recruitment cycle. Nagre-recruit din sila. So... Ako ha, si NJB, kaya ba sa legislation nito? At para makatulong tayo sa ating mga kababayan, pwede ba tayo na magkaroon ng cap? Yung limitasyon. Kung magkano yung pwedeng singilin sa ating mga kababayan, lalo pang magtatrabaho sa abroad. Kasi sa ngayon, wala eh. Unlimited. Meron pero... Walang batas, walang standard. Wala. Ang ano dyan, they can impose. Kaya lang, hindi naman na yan sa susunod. The Department of Labor imposes eh. Ang importante, nasusunod ba yun? Hindi. Hindi rin kaya eh. Hindi, walang ini-impose. I have not seen any circular saying na pagbabiyaya ako, I'm working as electrician, for example, in Middle East. Ito dapat ang recruitment ko. Hindi, ano yan? Ang ano dyan, one month salary, yung mga ganon. One month salary, one month. You take care of your own passport, etc. Ganon. Yun ang mga impositions na nangyayari ngayon. Pero ang problema nga, kahit sabihin natin na meron, hindi din naman sinusunod. Hindi sinusunod talaga. Kasi pag hindi ka naman sumunod, hindi ka naman napalisin. Hindi ka kasama. So basically, hostage ka. Noong 90s, nagkaroon din kami ng recruitment agency nung nasa negosyo pa ako. No? Kami nag-pioneer sa Korea, tapos sa Taiwan, marami kami na-deploy. Kaya lang, nung huli, hindi na maganda kasi ang kumikita yung mga agencies na nila. Tapos pag may nangyari, sagot naman ng agency natin because of our loss, kailangan alagaan mo. Yes. Pero maganda lang, like Korea, nagsimula kami with Korean Federation of Small Business. Ngayon, naging government to government na. So nawala na yung middleman. Sa Taiwan, ganun na rin. So dahan-dahan, nawawala. Dahan-dahan. At yan at iba pang mga issue tungkol dyan sa recruitment, pag-alis ng mga Pilipino, pag-uusapan po natin. Pero kailangan po muna kami mag-break sapagkat meron na naman tayo mga kailangan negosyo. Ang oras po natin, alas 9:51 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Ito po uli ang inyong programa, Executive Session. Live na live po kami dito sa studio. At kasama ko po, ako po si Attorney Dodo Dulay. Andito po, Secretary Boyeng Limulya, Senator J. Versito, Congressman Jonathan de la Cruz, paring Edwin Eusebio,
at paring Pau Cabino. Good morning, boys! Good morning! Good morning! Good morning. Basa-basa lang muna tayo. Basa lang, ha, sabagat yung ating thank you po sa inyong mga texts. Galing kay Edwin Villanueva ng Kawayan City, Isabela. Good morning, magigiting na executive sessioners. Your program is something worth to spend time listening and watching. Salamat po. Salamat. Edwin. Ha? At galing naman kay Mrs. Oji, regularly watching from North Fairview. Good morning po, ma'am. At galing kay Tennis Alex Ayala. Good morning. Tennis Alex Ayala. Alex Ayala. Alex Ayala. Galing nun. Galing yan. Galing yan. Pwede yan. Pwede. No? Pati yung golf natin, yung golf babae. Ah? Babae golf. Golf yung lalaki. Hindi rin masyadong nakakaano pa. Hindi pa. Yung mga golf na babae, magagaling. Magagaling, ha? Golfers natin, ha? Ito naman, sabi ni Edna Makati, buhayin uli ang Arnis para sa kabataan, para sa depensa ng bayan. Arnis, sport natin yan, di ba? Southeast Asia. Sports yan, di ba? Ulungan sana. At sabi naman nito ni 3262, viewer natin galing Sambales, Center JB, bakit late ka? And then sabi niya, e-sports, alam mo ba nung palong pamasa, awang-awa ako sa runner, nakapaa. Oh my sa God. Nanalo. My God, one pair of shoes, di ba? Kaya sagutin ni Mayor yun. Ay, naku, talaga, galit ako, umaga, galit ako. Hindi siya sanay sa ganun. Oo, pero kita mo ha, yung ating mga talent, kahit na ganun, kaya. No? Sabahan niyo po kami sa kwentuhan namin, ang text line po namin, 0919-282-6485, ulitin ko po. 0919-282-6485. Pao, basa! Ito. Sabi ni PSF Lover sa YouTube ng DZRH, alisin na ang PBA. Wag naman. And concentrate to other sports. Okay din naman ang PBA. Kailangan lang din siguro i-market na mas mabuti na hindi lang iisang team yung pinopromote nila. Mm-hmm. Sabi naman ni Leo sa YouTube ng DZRH News, individual sports na lang tayo para hakot medal. May point din na ito, yung mga tennis player natin, yung boxing pwedeng mas hindi ko alam kung mas cheap. Dapat dumami yung tournament. Yung training compared sa team sports. Kasi yung tama si Boeing, ni Manny Pacquiao, ang lakas ng Go for Gold, yung mga boxing tournament. Oo nga, no? Kaya nahasa sila. Sila Lopez yun, di ba? May open door. Meron silang pwedeng puntahan kung gusto nilang lumaban. Para mahasa. Tsaka para ma-discover sila. Hindi pwedeng gym-gym. Ayun, parang wala na. Nawala yung ABAP eh. Nawala pati yung ABAP. Amateur boxing. Si Manny Lopez natin may hawak doon. Nawala na si Manny rin. Binigay niya. Tinurn over niya. Ganun. Sana buhayin yung mga tournaments. Kasi tuloy ni Manny yun. Magaling ang ano ni Manny doon eh. Doon lumalabas. Ano? Doon lumalakas yung... We're talking about Manny Lopez. Manny Lopez. At saka maraming may mga ano noon. May mga... After Puyat, after si... Sinong Puyat yun? Si Lito Puyat. Sila Manny Lopez. Sina Tito Mel. Manny Lopez. May fiesta, may boxing. May boxing pala. At saka doon nahasa talaga. Competition talaga. Diyan talaga gagaling ang atleta. Ako nung governor ako, tinutulungan ko si Angkahas eh. Jerwin. Kasi yung kanyang gym nasa Magallanes, Cavite. Ang isa pang ano. May na-produce ba siya? Meron ba siya mga... Magaling yun. Marami siya. Meron siya mga alaga. May stable na siya sarili niya. Basically, siya nag-aalaga siya ng boxers, pero inaalagaan siya ngayon ni Manny Pacquiao. Siya MP promotion. MP promotion. Pero MP, sabi ko nga, dapat encourage siya sana maraming private sector ang sumuporta sa mga paliga, no? Aside from boxing. Ang dating inaabangan natin noon, siguro maalala niyo noon, yung Toro Pluson. Di ba? Sobrang lahat tayo, inaabangan natin yung sa baba, sa mga dyaryo. Yan, nawala kasi yun. Kasi nawala yung... Ronda Pilipinas na yung huli pumalit, kaya lang na yung dati DHA, tapos yung huli LBC na mga sponsor, biglang umatras eh. Sana magkaroon. Wala rin kasi yung advertising sa television. Humina, nagbago kasi ang because lahat. Because of social media. So yung... Nawala yung value. Yung evolution ng sponsorship, hindi nakahabol. Hindi nakamukha ng dati, no? Na mayroong sokbid ng ibang revenue. No? Pati hindi natin itulak si JB sa Senado yung parang yung ating mga... May mga patron ba yan? May mga patron pa naman ng sports. No? Kagaya niyan, ang alam ko, cycling, yung uncle ni Echaus, yung asawa ni Sani Angara.
Sila. Niya, yung standard insurance. Nag-aano sila, nag-support sila ng mga cyclists. Yung ganun, ano? Pwede yun. Kaya nga sabi ko nga, bakit hindi na lang itulak natin yung bawat ang laking mga kumpanya. Malalaking corporation sana. Adapt a sport. Hindi, yung ano nga kasi nung isang araw, nandun ako sa advisory council, private sector advisory council sa presidente. Parang inisip ko, pwede nga lahat sila pag pasagutin mo na isang sport. Isang eh, sport, no? Oh. Isang dati, sport. Dati merong godfather system eh. Parang ganun. May godfather system nun. Diba? Imbis na reklamasyon ng inatubag nila, sport. Hindi, diba? Kagaya niya, na dati, ambassador Danding Cuanco, meron siyang basketball, indoor, support ka doon si, ano, meron, si Amba. Ano? May mga kanya-kanya, ambassador Benedicto, meron. Kanya, baka ba yung pwede natin ibalik yun? Adapt a sport, ano? Yung top 100 corporations mag-adapt lang ng isang sport. Oh, para yung sport nila, hindi lang yung pagkukuha ng profit. Pero sa puro profit sila. Ano ito sinabi ni Jan Tumlo, sabi niya, pinaglumaan yung style ni ano, Chot Reyes, Real Toxicong Jonas, saka sana mas maganda sistema ni Tab Baldwin sa Gilas, Pilipinas. Ay, well, nangyari na eh. Oh, okay lang, mayroon pa, may puso, kaya ba natin ng Angola, Angola. It's perfect, pero kaya ba natin maganda na? Naman yung laban. Oh, good morning. Pero, oh, morning, basa. Sa Berberabe family. Ay, Batangas City. Doktora. Sila. Attorney Lele. Len. Sino ba yung mayor ng Batangas City? Dimacuha. Mayor Dimacuha. Mga pinsan din nila. Marinho. Mga pinsan. Marvin, ano? Marinho. Asawa ng Dimacuha. Asawa naman niya si Mayor. Third term na siya, no, si Marvin. Third term si Marvin. Pero laking, ano yung group, yun, laking clan niya, Berberabe. Berberabe talaga yan. Si Fernar, kaibiga ko, nung may-ari nung Bailosis, pinakamasarap na crispy pata. Asawa niya sa Batangas City. Ang asawa si Fernar, nakakatuwa yung Batanggenyo, maitim. Magsalita, ako, Batanggenyo. May pakain na, may kwento pa, may patawa pa. Pero sabi niya, kasi asawa niya, kapatid ni Lenlen, magaganda yung mga Berberabe. Siya daw ang pinikot. Pero para Fernar, iba ka talaga. Siya yung may-ari ng Cardiac crispy pata. Yeah. Yeah. Ah, siya ba? Masarap. Bailosis. Bailosis. Pero hindi, cardiac flavor. Pero nakakatawa. Oh, talagang sigurado. Siguradong diretso sa puso. Sabay inom ng ice cold coke. Jarap. Pero balik tayo dun sa ano. Ako kasi nakapunta ako nung Singapore, Korea. No? Kaya sana maintindihan lang yung ginagawa ng immigration yung sa trafficking. Talaga, kasi pinapunta ako ni Sektuts, no? Dahil ako nag-defend ng Department of Migrant Workers. Yung transition from embassy yung OWA to ayun, migrant yung polo, workers polo, office. Oh. Polo, okay. So, to MWO. Talagang laging kinikwento lahat ng embassy o ng mga OWA officials, yung mga undocumented. No? Yung mga, syempre, wala ganun, insurance, wala lahat. May mangyari. Ang hirap po talaga, hirap talaga ang agencies. Kaya yun siguro dapat maintindihan ng ating mga kababayan. Bakit naghihigpit ang ating ahensya rito na bago umalis, masiguraduhin na documented kayo. Kasi ang hirap talaga pag walang personality. Ang hirap sa tulungan ng gobyerno, ang hirap tulungan ng insurance doon. Lahat mahirap. Ang bottom line, sinasabi mo, Sen. JB, kung plano nyo talaga magtrabaho sa abroad, documented kayo. Ayusin nyo. Ayusin nyo yung papeles ninyo. Mahirap yung TNT. Diba? Mahirap. Lalo pag nandun ka na, nakita ko talagang lahat, di ba pinuntahan ko yung ano, pinapunta ko ni Sektuts, para nga for the defense, matulungan ko yung budget, yung transition to the new. Talagang lahat sinasabi lang, ang problema ng embassy, ng OWA, ng lahat, are that undocumented. Alam mo, yung assistance to nationals, yes. Naubos. Alam mo, Sen. JB, ito namang ginawa na to ng IACAT, ano? Ito naman is a work in progress. Yeah. Evolving. Hindi naman ito nakatitik sa bato. Tama. Pwede naman itong baguhin. Tingnan muna natin yung epekto, kung kaya natin. At yan naman, open naman tayo na kung kailangan talagang magkaroon ng konting pagbabago pa, baguhin natin. Tsaka nilalabas natin yung forms in the spirit of transparency. Para wala po kami tinatago, nilalabas natin lahat yan. Ang problema lang dyan, marami nagre-react. But just for the sake of reacting, kahit hindi sila sakop o saklaw na magkakaproblema, gusto lang nila talaga to make people panic. Sana wag naman. Diba? At ito naman eh. Inilabas na ba? Sa social media. Inilabas na. Minilis talaga yan. Ito naman we're trying to be as transparent as we can be. Para alam ng tao yung ginagawa namin. Ngayon, kung gusto nilang pulaan, okay lang naman eh. Basta sinasabi lang, magpapaliwanag naman kami. Pero kung may tanong pa kayo, di papaliwanag po. Mag-usapan. Ano, tsaka kung pupula kayo, magbigay kayo ng solusyon kung meron kayo. Sana po. Mag-suggest kayo. Tsaka alam mo, hindi konti ah.
yung mga undocumented. Marami yan, problema, marami yan. Yung mga pinuntahan ko, magagandang lugar na yan. Korea, Singapore, hindi, kasi magaganda. Pero yung, ang dami pa rin. Ito nga kasi yung problema si NJB. Ang tanong lang naman talaga dito, bakit ayaw dumaan ng iba doon sa proseso? Kasi nga, kuminsan, kasi baka hindi nyo alam, ano? Meron kasing rule ang DOLE na lahat ng magtatrabaho sa abroad should go through a recruitment agency. Dati pa. Doon yes. Nagka-problema. Kasi ngayon, pag dumaan ka ng recruitment agency, napakalaki ng pinapataw na recruitment placement fee. Yes. Ngayon, ang isa pa, marami tayong mga kababayan, at alam to na yung Segboying, sapagkat may tinutulungan kami noon, marami mga Pilipino na highly skilled. Mga doktor na lumalabas, ano? Yung mga ganon, sana bigyan ng kakaiba naman na pag-trato. Hindi naman kailangan dumaan to ng recruitment agency. Marami dito, pag highly skilled, direct hire yan. Ano po yung direct hire? Ibig sabihin po, yung kumpanya po mismo ang nag-employ sa kanya, hindi po sila dumaan ng recruitment sapagkat matataas na po ang antas ng trabaho ng mga to. Baka naman dito sa mga ganito, pagbigyan natin, huwag tayo masyadong, kumbaga, dapat talaga masyado mahigpit, ano? Actually dapat talaga merong ganun. Kasi napakarami natin mga executives ano na nakukuha sa abroad, mga saka yung directly they are being directly hired. Tama 'yun. Ang tataas naman ng sweldo, lampas-lampas sa ating standard ng kontrata. Dapat yung mga ganun medyo ano na. Saka ano, pwede naman iba na i-fast track na. Dapat talaga dapat talaga ibigyan ng ano yan. Pero alam mo si JB kung saan nag-uugat 'yan, yung mga ganyan. Alam niyo po ito ha, sabihin ko na ho sa inyo. Yung pong mga pupunta po ng mga bansa na una hindi ho nagre-require ng visa. Pangalawa, yun ho mga bansa na kilala na bilang talunan o jump off point ng pagkukuha ng trabaho ng ating mga kabayan. Sigurado, mag-ingat na kayo. Malamang-lamang, ma-inspeksyon ho kayo talaga dyan. Mga first-time traveler. Oo. Sabagat experience natin, di ba, Segboying, ang daming na-traffic dyan sa mga bansa na yan na yung hindi naman madaling-madaling lumipat ng ibang bansa, madaling-madaling makapasok, yung mga bansa na pwedeng pumasok ka ng turista. Nabigyan namin ngayon ng isang example, no? Actual case to. Oo. Yung tao, pupunta ng Czech Republic. Magtatrabaho doon? Turista. Turista. Oh. Pero pag tinignan mo lahat ng papeles, oh, wala talagang capability, wala capability of sustaining a travel. Magtatrabaho yun. Mm. Di ba? So alam mo na, jump off point yon, papunta sa ibang parte ng Europa. Di ba? Kasi may mga kamag-anak yan. Yun. Kaya alam mo na kagad. Alam mo na kagad eh. Na-flag mo na. Tsaka sana maintindihan nila, kaya nga po nagigipit dito. Kasi ako nakita ko din problema talaga nung nandun ako eh. Talagang, halimbawa, nagkasakit, no? Magka-aksidente, ganyan. Pag documented, natutulungan covered ang insurance yun, doon. Covered pati ng agency yun, lahat. Employer, agency. Ang problema talaga, kapag hindi undocumented, naku, ubos yung pondo natin, problema pa kung saan. Minsan, nagtutulong-tulong yung mga OFW para lang matulungan din yung mga, ganun, yung may mga kaso na kanilang mga kababayan na undocumented. Malaking problema talaga. Baka lang hindi alam ng iba na ako nakita ko yan o ako'y pumunta for the Department of Migrant Workers. Yun. O kaya kailangan ho lang na medyo... Trabaho lang po yan sa amin. Trabaho lang. Pagbigyan natin. Oh, kailangan ano eh. Kailangan po protektahan natin ang trafficking ng tao. Huwag natin payagan na matraffic po yung ating mga kababayan. Ang anong kaduluduluhan nga nito, ang tawag natin na modern day slavery. Meron pa ho tayo mga kababayan ngayon sa Myanmar, no? Oo. Na hindi pa ho nakaka-uwi. Na-rescue pero hindi pa na... Hindi pa na-rescue lahat. Meron po hindi na-rescue. Pa iiwan, pero alam natin, nag-iiyakan na. Nag-iiyakan ngayon. Pero nung paalis, syempre, nakalusot eh. Sabi, magtuturista lang. Babakasyon. Hindi, basta sabihin lang natin sa ating mga kababayan, totoo na mayroong constitutional right of travel kayo. Pero may mga responsibilidad na kailangan. Yun din ang dapat natin sabihin sa ating mga nais na magtrabaho abroad. Totoo na, i-document nyo, i-document nyo lahat. Totoo na, okay, tutulungan namin kayo magtrabaho, magkaroon ng trabaho, etc. Pero may responsibilidad kayo. Hindi po pwedeng gobyerno lahat. Hindi. Kailangan meron kang responsibilidad. Go to the formal channels. You should know. Informal channel, matatanong talaga po kayo ng ating immigration. At saka, protection yan, protection. Yung mga nagano naman, opisyales, etc. Na nagsasabi, lalo na yung mga nagsasalita, lalo sa kung saan-saan, mayroon na rights. Hindi.
rights equals responsibility rin. No. Meron ganun. Saka, ano, meron kang rights pero may responsibility ka. Ang pinakamahirap sa lahat yung magka-problema ka sa ibang bansa. Naku, nakakawa. Whether legal, medical, at ganyan. Mm. At tama nga yung sinabi, pag wala kang documentation, hindi ka covered. Naku, napakahirap nun. Sobrang bigat. At nakita ko yung, ang daming yung humihingi ng tulong. Pero ang hirap, hindi makakilos ang embassy mismo. Oh. Dahil undocumented nga sila. Hindi, ito na yung karanasan namin nun sa Department of Foreign Affairs nun eh. Yun ho mga tao na nasa ibang bansa po, hindi po parang sa Pilipinas yan. Para po na matulungan po namin kayo, kailangan muna po kami sumunod doon sa batas ng bansa kung nasaan kayo. Tama. Ano, sapagkat, siyempre, respeto po yan. May iba host country requirements. Ang problema po kuminsan, yung pong kanilang mga patakaran, napakahirap naman po kasi na ating masunod at ating gagawin, marami pong formalidad. Kaya pag yung mga kababayan natin, pag kuminsan humingi ng tulong, hindi rin kaagad mabigyan ng ayuda. Kasi nga, kailangan ka dumaan muna doon sa proseso, sa proseso ng gobyerno na yun. No? Doon kami nahihirapan. At tama yung sabi ni Sek Boying kanina. Eh, no? Kuminsan, hindi lang sa paglikas. Ano? Ito, example na lang, noong panahon namin yung Afghanistan. Nagka-problema tayo dyan. Noong panahon na ho ng Afghanistan, nagbabakbakan ho, nandun na nga ang Taliban sa loob eh. Bawal ang Pilipino pumunta yan. Kinukuha na nga namin yung mga Pilipino, may iba pa doon. Ayaw pa muna umalis, baka daw gumanda pa sitwasyon. Oh. Ayan po yung mga problema. Ngayon, pag nagkaroon na ng putukan at bumabaksak na, saka ang bomba, tatawag na yun. Tolong. Sasabihin, eh, pwede ba ilikas na kami? Nagre-reklamo. Ba't hindi nyo kami tinutulungan? Okay, medyo pag ganun po, eh, pinapaliwanag lang po namin, tutulungan po kayo, kaya lang hindi po kami makatulong kaagad sabagkat delikado rin po sa may aming mga tao. Hindi naman natin kaya pumasok dyan na kahit anong araw lang. May mga restrictions. Pagka nandyan na yung tulong, eh, sumama na kayo. Pag hindi kayo sumama, eh, baka hindi kami makabalik. Eh, yun ang problema ganyan natin. Ganyan rin ang nangyari sa, ano nun, nung sa Ukraine. Ukraine, no, nagbabakbakan no, no, doon sa Ukraine. Pilipino pa ron. Meron pa tayo, marami po naiwan doon sa Kyiv at that time, ano, na ayaw pa pong umalis at yung pong nakatakbo lang, yung nakuha lang natin, yung malapit na sa, yung nasa Lviv, yung malapit na border na po ng Poland, yun lang po na ilikas natin. Pero yung mga nasa loob po, nung sinabi po natin na lumikas na po kayo, hindi naman po natin napipilit eh, yun naman po ay voluntaryo naman po yun sa ating mga kababayan. Ang sinasabi lang po natin, ang gobyerno po handa pong tumulong kahit ano pa mang oras. Kaya lang po, may limitasyon para matulungan po yung ating mga kababayan. Kaya napaka-importante rin na matukoy yung mga enablers. Kasi maraming enablers dyan. Either individuals, mga NGO, mga recruitment agencies, mga travel agencies na sa trafficking. Kaya nga po, ang mga kababayan po natin, kapag kayo po ay inoferan, marami daw po dyan na dinadaan lang sa Facebook. Medyo mag-iingat na po kayo. Mag-iingat na po kayo, no? Basta masabi ko lang, ang hirap magka-problema pag nasa sa ibang bansa. Napakahirap nun. Oo, kabawa naman, no? Ano lang eh, magkaroon ka na ng lagnat sa ibang bansa, magka-infection ka lang, problema na eh. Oo, mag-isa ka lang doon. Isang sa kakuha ng doktor. Ayun. Sinong bibigay sa'yo ng prescription? Sige, boy, ang laki ng budget na ubus natin sa assistance to nationals, ha? Hmm. Ang pinakamabigat doon sa mga undocumented. Kasi nga, pag walang pang hindi makakuha ng hindi sila covered pag na ospital, pag na may legal assistance, pag may ka-problema, sinasagutin lahat ng ano yan ng gobyerno. Yes. Kung kaya sagutin. At sinusubukan naman at sinasagutin. Sinasagutin. Sa lahat ng oras gusto ho tumulong ng gobyerno. Oh, yeah. Pero hindi ho sa lahat ng oras na kaya tumulong. Dahil sa problema. Oh, kaya bago tayo mag-break ulit sapagkat ito bilis lang oras natin. Umabati lang si Alvin Suarez ng Cebu City. Avid follower, good morning, Alvin. Morning. At saka dito rin kay 2468, good morning mga idol. Nakikinig po kami dito sa West Coast, Palawan. Province of Chai. Ikaw naman, province of Chai. Mamaya mag-uusapan natin. Huwag ka magandala. Bati mo na natin si avid follower natin, si Tito Sen. Ay, Tito Sen! Happy birthday! FL. First lady.
tapos dito Sen. Yun. Yeah, mga birthday. Happy yun. Birthday sa inyo. Happy birthday so sa inyo. And ito si Bong Belica. Sino, kumusta ka? Ayun. Si Bong Belica. Ito. Mayroon siyang ano ah. Si Leila Barros from Brazil. Uy, was a volleyball superstar. Naging senador. And became a senator. Ang ganda niya. Ganda niya. Yung pinapanood natin dito. Naging senador yun. Yung maganda na na volleyball player. Naging senator? Naging senator. Senadora na nga. Magbalik ka. Pag-usapan natin yan off-air, pero ngayon, mag-break muna tayo. Ang oras natin ngayon, oras natin, alas 10:17 ng umaga. Good morning, good morning. Yan po si Sakta Budlo. Ako na lang ang piliin mo. Yan ang lagi sinasabi ni paring Pao na piliin mo na lang daw si Pao. Hindi, si ano na ako, napili na. Taken. Ayun. Pao, gagawin ka namin. Video game yun, Taken. Gagawin ka namin, party list. Malaki rin. Party list. Kanina yung usapan natin, magpa-party list ka, di ba? Gusto mo? Hindi, wala tayong pera sa ganun. Ano yung motto mo pag naging party list ka? Wag na. Sabihin mo. Off-air lang yun. Ano, pag dumaan ka sa akin, ano, dumpo ka. Yan po si Ipaw. Yung motto ni George Stegan. Yung in-adapt ni Pinipaw. Ano? Ano yan? Edwin? Kainin mo. Umaga. Okay. Pagkain. Yan ba yung in-adapt? Kay George Stegan. Okay, pero pupuntaan lang ho natin. Darating ito September. Ako, ang daming mangyayari ngayon September bukod dyan sa yung mga guidelines. Meron din pong panukala na naman ang Toll Regulatory Board na ano na, kailangan lahat naka-RPID na ho dito sa mga expressway. September, mag-upisa na. RFID na. Wala ng cash lane. Ay, mali. 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 Lagyan mo always, maski na malalagay pa rin. Mali. Hindi pwede na wala. Kasi ang pag inalis niyo yung cash lane diyan, mapipilitan yung mga tao na mag-load. Di ba? Yung iba diyan, wala hong pera na pangbayad ho ng pang-load ng malaking halaga. Dahil ang biyahe niya, lalo yung mga delivery, binibigyan lang naman niya ng pantol lang na cash. Saka hindi lang yun. Huwag na kayo. Kumikita na kayo. Ipra-profit pa ninyo yung float. May yung mga floating kayo, money. Pinofloat yan, ano? Yeah, of course. Pinofloat nila. Sino nagpofloat yan? Sila. Sino sila? Eh, yung mga may-ari ng toll. Gusto magtubo sa tubo. Ayan. Kumukuha ng puhunan yan. Ang nagsasabi lang naman dyan, kilalang-kilala, yung muscle man. Sino mas mamaya. Mamaya, sabihin mo sa amin kung sino yan. Yan naman ang mahilig dyan. Sana ho, pag-isipan nyo maigi itong cash lane na to. Sabagat wala akong bansa na meron nung ako din napuntahan na walang cash lane. Lahat may cash lane. Isa lang ang bansa na napuntahan ko na walang cash lane. Singapore. Pero isa lang ang problema dyan eh. Pagka may cash lane ka, mas maraming Pilipinong ayaw mag-load ng malaki. Kaya nagda-traffic dahil sa cash lane mag-isa. Hindi ho makarating ang tao sa lusutan dahil lahat ng tao gusto dumaan ng cash lane. Kaya pag naglagay ka ng cash lane, parang kinash mo na lahat. Hindi pwede. Hindi. Kaya nga yung iba, ang ginagawa, kamukha sa Singapore, kamukha dito sa Japan, ano? Ang kanilang style dyan. Doble bayad kung cash. Doble bayad kung cash. Ganun lang kami natin. Ginawa ng iba para mabilis pwede, ha, sa expressway. Pwede, ha. Pwede. Wala nang mga, in fact, wala nang ang toll gate. Wala na. Ang ginagamit nila ngayon is camera and license plate. Pag nakunan, yung iyong license plate, padadalang ka ng billing doon sa iyong triple, bahay. Dapat dyan, ano eh. Automatic. Double or triple ang rate. And then next time around, hindi ka na pwede pumasok pag hindi ka nagbayad. Pag hindi ka nagbayad. Dapat double or triple kung cash. Diba? Para mag-load na lang ang tao. Kasi alam mo, problema dyan yung iba, wala talaga pag-load wala talaga ng pang-cash. Malaking halaga. Hindi kasi yung design kasi ng expressway, para bumilis, hindi para bumagal. Pero, siguro pag-aralan. Kasi siyahan na lang, di ba? Ihiwalay na lang yung ihiwalay yung lugar ng cash lane. Hindi ba may kasabihan naman tayo, yung, di ba? Pag maliit ang kumot, bumaloktot. Ayun. Yun ang kaya natin eh. Saan na kaya? Mag-MacArthur Highway. Yan, mag-MacArthur Highway. Ayusin natin yung MacArthur Highway. Hindi, dapat obligahin sila. Yung mga may toll, ayusin ninyo kasi yung sensor. Kasi ano yan eh, pag binuksan mo ng cash yan, wala nang maglo-load. Baniwala ka sa akin, ang traffic niyan, milya-milya.
Pero pagdating mo talaga sa gate, oh, walang pila yung non-cash. Oh. Ang problema, yung cash, RFID. 15 kilometers umaabot ng pila. Ang problema, iba naman din na RFID, nag-iintay ka rin kung bumukas. Hindi naman. Yung iba. Ako nakita ko yan sa S-Lex. Nakita ko sa S-Lex yan. Galing ako na Kanlubang. Talagang ang haba, siguro 5 kilometers yung cash lane. Yung cash lane. Sa Alabang. Pero sa kanan, wala. Pero yung ibang toll gate naman, kamukha dito sa NAIX, pagdaan mo, boss, antay ka muna. Kaya dapat, huwag mo siya nangin. Tsaka pagka cash, it's more expensive. Dapat ganun. Hindi, tsaka yung RFID na iba, dapat mabilis yung angat ng gate. Oo, para hindi rin nagkakaproblema. Diba? Kasi traffic nga iniiwasan mo. Traffic iniiwasan. Kaya nagkakaroon din ng pila kuminsan doon sa RFID. Kasi, you're punishing other people unnecessarily. Hindi, kung mag-RFID ka, di mag-RFID ka. Ganun lang yun. Kasi may distansya yun eh. Iba kasi dumidikit ka agad, kaya pag taas mo nabasa. Pwede ka naman mag-RFID. Pero, nakalagay naman ano? Ano yan? I think it will be better. Na merong marami namang RFID eh. Marami naman RFID. Yeah, double pay lang, basta cash. Ganun lang, double pay kung cash. Na, no? But you must have that cash always. Pero double kasi pay. Double pay kung cash. Magiging punishing, saka, it will be punishing for them. Yung reading ngayon, hindi tulad dati. Kaya nakalagay naman doon, i-ready mo, just in case hindi tumaas, na doon ka agad. Para hindi rin maka-abalat sa iba. Ayun. At sa iba namang usapan, bago tayo magtapos, sapagkat nagsalita na po ang mga representante ng tatlong mandami na mga pangulo na nagsabi na wala kaming sinabi o pinangako na aalisin namin yung BRP Sierra Madre. Wala po kami sinabing ganyan. Nagsalita na, panahon ni President Erap, siya ang nagpasadsad nun. Ha? Panahon ni GMA, sinabi rin nila na hindi namin tatanggalin yan. Panahon ni Pinoy, paano namin tatanggalin yan? Kami nga nag-claim ng ayungin shawl na yan. Panahon naman ni President Duterte, sinabi na ni Senator Robin, never kami gagawin yan. O ngayon, ang tanong, sino ba talaga sinasabi ng China? Dapat hindi na yan ang issue. Ang issue, kung gusto natin talagang ganyan ang mangyayari, gawin mong permanente. Make something. Build something on it. Eh, problema nga, hindi nga tayo makadaong doon. Hindi totoo hindi makadaong. Makakadaong tayo doon kung gusto natin. Hindi, mababaw. Hindi, kaya nga pupunta tayo doon, magdadala na nga tayo doon, gawin natin permanente. Dredger na, parang dredger and ano. Bakit tayo kumaya doon sa mga iba? Gawin tayo outpost. Gawin tayo. Diba? Totoong outpost, hindi yung para tayo nasa water world. Kasi sayang noon, ilang taon, nakakadala naman ng resupply. Yung pinasadsad dyan noong 1999 ni President Erap, yan ay temporary station dapat. Talaga, nung una. So, nagkulang, yung follow-through. Yes. Ang intention talaga dyan. Nagawa na permanent yes. na may structure doon. Hindi na yung panahon ni... Ano yan eh? May relasyon na kasi sa mga savings sa Navy at sa Coast Guard. Ganun? Yung nakawa ng gasolina. Ganun? Kaya hindi natuloy. Ano yan, mga lumang rocket nila yun. Ganun. Sana na palo. Sayang, ano? Palo through. Nalagyan natin sana yun eh. Ngayon na nagkaroon ng ganyan na sitwasyon, palo through tayo ng mabuti. Pero ito, tanong ko, yung mga ganyan ba, hindi ba natin pwedeng gamitin, exploit natin, nasa territorial exclusive economic zone? Hindi ba natin pwede i-utilize yan? Kunyari, parang gawin nating diving site. Kaya diba? Nga. Tourist site. Diba? Kaya nga. Di maglagay ka doon ng talagang permanenteng structure. Parang kinin mo. Diba? Parang nakalagay tayo. Ginagawa na ng Vietnam yun sa ibang sites nila. Ginawa nila ng tourist site. Malaysia diba? Nga ginagawa. Eh. Malaysia, ginawa nila ng tourist site yan. Baka pwedeng maganda yung May nag-suggest na doon. Tourist site at the same time daungan para pag nagkaroon ng problema yung mga fisher folks shelter. Doon shelter. Pwede sila shelter. Kaso ka tinatabuy tayo pag hindi tayo tatabuy doon. Hindi tayo mapayag na matabuy tayo doon. Never. Ha? Kaya yan. Happy birthday, Gonzales. Sabi ni Bong Belica. Magandang umaga po. Ito yung kaibigan Jonathan De La Cruz. J-Best tawa muli sa susunod na linggo. Si Boying Rimulya po ito. Next week again. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Sa alam po na aming mga kasama dito, si Ambassador
Teddy Boy Loxin, also special envoy to China for a special concert. Envoy. Amboy. Amboy. China. At si paring Ed Avier na siyempre po ay nagtatayo ng bahay. Nagtatayo ng bahay. Bahay na. Hindi nalulod. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Facebook, thank you. Salamat po. Facebook, thank you. Alam mo yung sarala pa. Ang makakapitong na lang. Sa Pilipinas.